Isa po ba kayo sa 1.8 million viewers na nakapanood ng interview ni Papo Julius kay Coca Nicolas sa kanyang vlog? Si Coca Nicolas, isang sexy actress na sumikat noong dekada 80. Nung mapanood ko ang interview ni Papo Julius kay Miss Coca, naantig ang aking damdamin at naisip kong gumawa ng isang bagay na magpapasaya sa kanya. Nagustuhan ni Papo ang aking idea, kaya naman inarrange ko na makipagkita kay Coca. At itong nangyari nung araw na yun. Hi! Hi, Coca! Hello! Halika, pasok. Akala mo naman tahanan ko to, no? Oo nga. Welcome sa mall ko. Oh, wow. Thank you, ah, for meeting me here. Ito ang aking sala. Sala lang pala. Wow. Oo, kaya nakita mo sa sala natin, may mga restaurants. Nagusta ka na. Ay, awa ng Diyos. Okay naman. Ganda-ganda naman ang iyong address. Lalo na kayo. Napakaganda niyo pala. Thank you. Alagang alaga ni Julius. Yes, talagang si idol na idol ko po yun. Yun nga, kaya nga sabi ko, interviewin ko rin si Coca next. Tsaka nagpagupit ka na. Pero yung kulay niya yung pa rin. Oo nga. So, ready ka na ba? Na yan. Babaguhin natin yung kulay, if ever. Okay, basta kung anong gusto nyo, gawin po natin. Pero bagay sa'yong maikli. Thank you so Pixie much. Cut ang tawag dyan. Ako, baka gumanda na naman ako lalo na. Lalo? Eh, lalo. Yeah, lalo magiging mukhang artistahe. Uy, so salamat. Papunta na tayo sa taas. Okay, so, go. Alam nyo, teammates, first time ko lang ma-meet si Miss Coca nung araw na yun. Pero parang matagal na kaming magkakilala. Ganun yung naging pakiramdam ko. Ang gaang ng feeling. Eh, kumusta na simula ng in-interview ka ni Julius? Ano na mga pagbabago sa buhay mo? Ito, ganun pa rin. Hindi pa rin tumataba. Pero kain naman ang kain. Gumaganda. Ay, salamat. Hindi tumataba, pero gumaganda. Nag-bloom ba? Pero on a daily basis, kumusta ang buhay? Anong wala. Nagbago mula nang na-interview ka ni Papu? Ano bang nagbago? Parang may major lumakas ba? Lang medyo. Lumakas kumain. Ginanahan kumain. Yung ginanahan akong kumain, yes. At nagpapataba. After that, opo. Ilang pounds ba ang gusto mong i-gain? Maaari, kahit mga 5. 5 pounds? So, kayang-kaya yun. Mm-hmm. Araw-araw lang, anli kanin. Nalakas ako kumain ng kanin kaysa ulam. Uh-huh. Nakakailang cups ka sa isang day? Kaya ko ng 3. 3? Yes. Wow. O di, gawin natin pa lima. Gawin natin lima. Ayun lang. Baka di na ako matunaw. yun lang ang nangyari sa everyday. Yung changes, yung napalakas ka kumain. Mm-hmm. Pero what about yung nakapanood ng vlog ni Papu? Yan ba nakapanood ng mga kakilala mo dati sa showbiz? Mm-hmm. Tulad nila Myra. Manibog sabi niya, nag-guest ka pala doon. Nag-guest na rin siya kay Julius. Na-interview na siya ni Julius kamakailan. Uh-huh. Yun nga, nabanggit niya po sa akin. Oo. Hanggang ngayon kasi nag-chat kami dalawa. Uh-huh. So, yun nga, sabi ko, aba, salamat naman na pinapanood niyo din ako. Tapos si Christina Pichol din. Oo, na-interview din ni Julius. Niyo, natuwa naman sila. Napanood din niya ako, opo. Ay, nilike pangaraw nila eh. Ay, very good. Ito thank na, you. Ang David Salon. Ito na ang araw natin. Ayan, nandito tayo dahil dito talaga ang trusted namin ni Julius. Sila nagkukulay ng buhok namin, nagpapagupit kami, ganyan. Ayan, ready ka na? Yeah. Ready ka? Go. Papakilala kita sa salon manager at saka si Fernan. Hi! Hi, ma'am. Good morning po. Hi, ako si Tintin, yes, si Coca. Hi po. Ikaw ang salon manager. Yes po, ma'am. Ano name mo? Lu po. Lu, ayan. Lu, si Coca. Yes, Coca, Lu. Oh, sino ngayon ang naka-assign na senior stylist para kay Coca? For Miss Coca po na mag-a-assist is Mr. Fernando Ong po. Ayan. So, Mr. Fernan. Sige, may we meet Mr. Fernan? Sige po. Mr. Fernan. Hi, Fernan. I'm Tintin, Babal. Ito si Coca. Meet Coca. Po, so, ikaw ngayon ang ang magsistyle kay Coca. Sige. Hello, Coca. Paano ba kita tatawagin? Miss Coca, Ate Coca, o Coca? Coca na lang. Coca na lang. Yes, sure ka? Please. Gusto ko sana Miss Coca eh. Kasi, di ba? Okay lang ang Coca. Oh. Parang Coca-Cola. Ah, yes. Coca. Sige. Okay. Kasing sweet din. Yes. Thank you. Thank you. And this time,
time. Welcome to my channel. Yes, Christine Bubbles channel. Nice to meet you talaga. Salamat. Pinag-guest niyo po ako. Oo naman. Maraming salamat sa tiwala mo for your trust kay Papu. Yes. At shinare mo, binahagi mo yung storya ng buhay mo. Pero alam mo, nung napanood ko yung panayam sa'yo ni Papu, natouch ako eh. Kaya sabi ko, uy, gusto ko ma-meet si Coca. Oh, pero ano pa bang pwede namin mapag-usapan na bago? Mm-hmm. Alam ko na, sabi ko kay Papu, gusto kong magmukha siyang artista ulit. Wow. Oo, di ba? I-makeover natin. Wow. Sabi ko, bibihisa natin. Pagkatapos, i-guest natin sa ating show na meron talagang TV interview. Ano gusto naman ni Papu? Tapos natuwa ako at umuo ka. He said yes. Salamat po talaga nung pagkasabi lang sa akin ni Beng? Inyong coordinator po. Ah, yes. Si Tita Beng. Tita Beng. Thank you, Tita Beng. Tita Beng. At nandito na tayo ngayon sa David Salon. You're welcome, Coca. Na-meet mo na ang senior stylist na si Fernan. Opo. Pero bago ang magic makeover, syempre, magic usapan muna. Yes. Yan. Simula nang in-interview ka ni Papu, ano na yung mga nabago sa buhay mo, sa araw-araw? Actually, number one, lumakas akong kumain. Bakit kaya? Ba't kaya ginanahan kang kumain? Anong meron? Parang siguro dahil na-meet ko yung idol ko po. Ganun yung epekta. Ang gwapo ni kuya. Totoo naman. Totoo naman yan. Ay, so far, hi, Papu. So far, dahil nga ikaw ay ginanahan na kumain, meron ka bang goals? Parang kumbaga health or fitness goals na kailangan kumain ka ng marami para mas lumusog or mag-gain ka ng weight? Ano dun sa dalawang yun? Parang gusto ko lang kasi mag-gym. Ah, talaga? Gym? Para kasi wala akong ginagawa lagi sa bahay. Mag-isa lang ako. So, siguro kailangan ko mag-gym para ma-ano po yung siguro katawan yung endurance, ko. Siguro yung endurance, no? Yun, endurance. Mm-mm. So, simula pala na in-interview ka ni Papu na sabi mo mag-isa ka lang. Lagi. Hanggang ngayon, mag-isa ka pa rin. Opo. Mas gusto mo yun, ano, na mag-isa ka? Hindi naman, kasi kailangan mamuhay ng mga anak ko ng kani-kanila dahil may pamilya na sila. So, ayoko naman maki-ano sa kanila dahil may sarili naman akong bahay. Mm-mm. Sabi mo nga, yung anak mong lalaki ay based sa Europe. Opo. Siya yung nagpapadala sa'yo ng mga pangangailangan mo. Siya lang tumutulong sa akin ngayon. Pero dalawa sila, di ba? Yung anak mo, si Jelica. Jelina. Ah, parang Angelina. Uh-huh. Jelina. Kumusta na kayo? Nag-uusap na ba kayo? Sa ngayon, hindi pa po. Hindi pa rin? Hindi pa. Nag-reach out ba siya sa'yo o nagparamdam after lumabas yung vlog ni Papu? Napanood kaya niya? Wala pa din. Kahit paramdam o pasabi? Wala. Talagang wala kaming communication pa. Mag-1 year na. Ay, tagal na rin. Ano? Uh-huh. 1 year? Dumaan ang birthday mo. Pasko. Uh-huh. Yung mga importanteng dates, birthday niya. Uh-huh. Lalo na yung apo ko. Apo mo, hindi mo para rin nakikita. Hindi pa. Hindi pa uli. Ano bang pinag-ugatan ng tampuhan ninyo? Medyo, ano po eh. Personal. Opo. Maayos kaya? May awa ang Diyos. Ano lang naman po, mababaw lang naman kasi. Kaya medyo ano naman. Kaya? Mm-mm, kaya na. Ay, kaya. Ay, ganun pala. Kung medyo mababaw lang, di naman ganun kalaliman. Mm-hmm. Ako naniniwala ko in God's time. Opo. Isa sa inyo magre-reach out. Mm-hmm. Usually, anak. Mabait naman po yun eh. Yung nga lang, ayoko lang siya abalahin muna ngayon kasi syempre may mga apo ko kaya nagtumututok siya doon, single mother siya. Ah, single mom. Mm-mm. Kaya baga sana ayoko siyang guluhin muna. Ayoko siyang sabayan sa pagod niya. Binibigyan mo muna siya ng space, yun, opo, kumbaga. Opo. Handa kang maghintay kung kailan handa na siya para ano. Alam ko naman na ano eh, bigla na lang siyang darating sa bahay ko. Pero nandito lang siya sa Pilipinas? Opo, nandito lang. O, mas madali. Diba? Busy lang lagi kasi yun eh. O, baka gusto mo mag-hi kaya, kay Angelina tsaka sa mga apo mo. Hi, Angelina, bunso. Sana mapanood mo ito. I wish alam mo na 'yon kung ano yung medyo ano kailangan ko, sana balik mo na. Yun lang. Love you. Naintriga ako doon. Gamit ba ito? Mhm. Gamit ba ito na kailangan ibalik? Aragoy.
Silent pa. Pag ready ka na. Pag ready ka na. Oo, oo naman. I respect your ano, your privacy. Basta kung ready ka na, andito lang kami ni Julius. I believe na sa lahat ng pamilya, dumadaan talaga sa ganito, di ba, na may parang gap or moment of silence. Pero darating ang point, naniniwala ka ba na blood is thicker than water? Ay, opo, siyempre. Diba? Dugo sa dugo eh. Dugo sa dugo. Yung ano, ano sabi, lukso ng dugo. Lukso. Diba? Lukso, hindi tukso. Kaya, baka pag napanood to ni Angelina, pwede tayo magkape-kape. Magkape-kape tayo, Angelina. Diba, Angelina? Oh, pero anyway, puntahan natin ngayon yung ikaw. Balik tayo sa'yo. So, nasabi mo rin sa vlog mo kay Julius na meron kang iba pa na mga gustong gawin sa buhay. So, na-mention mo na ngayon yung pag-weights. Oo, oh, gusto mo endurance. What about business? Meron ka pang, sabi mo kasi doon bilang parting lesson, kailangan mag-ipon, sabi mo sa interview mo, di ba? Importanteng mag-ipon. Ikaw ba ay nakapag-ipon? Wala. Wala ka na-ipon? Wala, wala po talaga. Yun lang yung bahay ko lang yung medyo na, napundar ko, kahit maliit lang at least sarili. At may paupahan ka? Di ba? Pinapaupa mo yung, yung taas. Kahit pa paano meron pumapasok na pera. Yeah. Doon sa pinapadala ng anak mo na lalaki, nakakapagtabi ka ba? Kahit pa paano? Oh, wala. Magastos din po ako eh. Mahilig akong kumain sa labas eh. Ay, talaga? Oo, kasi pag magluluto pa ako mag-isa, nasasayang lang, napapanis kasi mag-isa ka lang eh. Ah, kaya bibili ka na lutong ulam? Tipid sa gas pa, tsaka sa bago? Makailak sa kantin, mga ganun. Pero hindi naman yata maituturing na luho yun. Di ba? Parang pangangailangan yun eh. Kasi kailangan mong kumain. Di ba? Hindi naman luho. Oo. O saka okay naman yung anak ko. Hindi naman nagkukulang, di ba? Ulirang anak kumbaga. Yes. Huwag lang yung bisyo na hindi dapat yung magasaan yung magsugal ka. Yung ganun. Okay lang kumain ka ng kumain. Kaso medyo nagagalit siya sa akin. Kain daw ako ng kain, pero ba't di rock tumataba? Ayun na nga. Ayun na nga. Nagpapacheck up ka naman. Opo, okay naman. Okay naman ang puso mo. Lahat. Yung blood, nagpapablood okay test ka. So, wala ka namang sakit, kumbaga. Wala naman, awa po ng Diyos. So, at ngayon, magana ka kumain, pinagpe-pray ko na sa susunod natin pagkikita, vavavoom! Yes. Ah, diba? Pero pag nakita ko ulit si Idol, ayan na, babalik ang kaseksihan ng isang koka, Nicolas. Pwede naman tayong kumain naman sa labas. Ah. Oo naman. Sagot lang dyan, buffet. Buffet sa Kabalen. Wow. Ayun na, nako, sigurado. Babalik na ang, ano, ang kaseksihan. Ayun, ganun talaga. O, mabalik tayo doon. Kung ikaw ay mabibigyan ng chance na magka-negosyo, although wala kang naiipon ngayon, pero may isang tao na willing kang bigyan ng isang negosyo, ano sa tingin mong negosyo na kaya mong patakbuhin at i-manage? Talaga, tindahan lang. Sari-sari store lang talaga. Store. Ano. Doon din, sa kusan ka nakatira, ano, sa baba. Kasi, may lugar ka? May space yung ano ko, pwedeng paano ng tindahan. Tapos ikaw na mismo tatao, syempre. Ako na mismo, yun ang ano, kasi lagi lang ako nakatambay sa bahay ko doon sa labas. Sa bagay, oo. Kaya baga sa ano, yung tambay ko na yun, kung may tindahan ako, di... Kahit paano, may income. Actually, may madali, ginagawa, lang diba? Madali lang yan. Matutulungan kita dyan. Oo. Wow. Pero yung question na, bago kita tulungan, yung anak mo abroad, nasabi mo na yan? Yung wish mo na magkatindahan? Na ano ko na, kasong ayaw nila kasi mabait daw ako. Baka biglang may mangutang, hindi ko na raw singilin. Puro lista na lang, hanggang lista na lang. Sa tingin mo magiging ganun ka? Lista-lista na lang. Ay, hindi. Ang sabi ko naman, sa panahon ko ngayon, try me naman. Sabi ko kasi, talagang baga sa ano, iba na yung buhay ko ngayon sa buhay noon. Maintindihan din naman siguro nung mangungutang yun. Kung sakali. Kaya diba, dapat bigyan ka ng chance. Ano bang major na nabago sa'yo? Sa noon na koka, ngayon na koka, pagdating sa paghawak ng pera? Sa ngayon, medyo natuto akong pag talagang yun na lang ang natira, kailangan mo na ipitin yun. Hindi tulad dati, kahit na wala na, kasi bukas meron naman yan eh. Kasi may trabaho ka eh. Pero ngayon, lalo na, umaasa ka lang sa anak mo, siya lang yung nagtatrabaho, lalo na may asawa na. Kakahiya naman na hingiin mo na lang lahat, di ba? So, ang ano ko doon, natutunan ko ngayon, hindi lang magtipid, kundi i-budget mo lang mabuti yung pera mo. Dumating ba sa punto na walang-wala ka talaga kahit 5 sa bulsa?
Dumating. Naranasan ko yun. Dumating ba sa punto na nangungutang ka? Mm-hmm. Na nabaon ka sa utang? Hindi naman. Okay. Awa naman ang Diyos yun ang hindi ko pa nasubukan na mabaon. Eh, nakakahiram, pero nangihiram lang, pero yung talagang sobrang ano. Yung ano, walang makain? Awa naman ang Diyos, hindi pa. Awa ng Diyos talaga sa buong buhay ko. Mabait ang Diyos na naitatawid mo pa rin ang makakain ng tatlong beses sa isang araw. Mm-mm. At binigyan ako ng mga anak na kahit paano hindi pa rin ako pinabayaan. God is good, yes. No? Pamilya talaga, no? Pamilya talaga ang tutulong sa atin. Mm-mm. Walang iba. Mm-mm. Meron ding ibang tao, kaibigan mo. Talaga may mga puso. Pero in the end, family pa rin, no? Opo. Sino ba sa kaibigan mo sa showbiz ang talagang hindi ka tinalikuran? Sino-sino sila? Showbiz? Si Myra. Myra Manibog. No? Sa ngayon talaga, yung nakita ko since ma-meet ko siya before 80s, hanggang ngayon, hindi siya nagbabago. Yung mga artista na kaibigan mo na hindi ka nakalimutan, hindi ka tinalikuran, sino-sino sila at anong mensahe mo sa kanila? Okay, Myra Manibog, salamat sa'yo. Saka, salamat sa pag-like mo ha. Ito ngayon ha, meron akong panibago kay Miss Tintin. Maraming salamat uli at magpagaling ka. Myra Manibog and Christina Crisol, thank you so much. Diet ng konti ha. Hindi na verde. Sis, thank you. Mga tunay na kaibigan sa showbiz. Ang pinakang ano po talaga si Myra. Myra Manibog. Swerte ka at may mga tunay na kaibigan na nagmamahal. Ngayon, pag-usapan naman natin ko kayong buhay showbiz. Siyempre, naranasan mo yan. Yung pinagkakaguluhan, yung hindi magkandara pa yung tao, gusto nila makalapit sa'yo. Noon, hindi pa usay smartphone, di ba? Yes, yung panahon mo. Pero, talaga. Mga tao, nagpapapicture sa'yo. Tama? Nagpapa-autograph. Mm-hmm. Uso pa nun yung autograph, di ba? Ngayon, selfie na eh. Mga ganun, yes. No? Namimiss mo ba yung ganong kasikatan na pinagkakaguluhan ka? Of course, siyempre. Talagang pag nasilip ka lang, kaya minsan pupunta ako ng mall, talagang kilalang kilala ka, biglang magpapapicture na lang sa'yo. Kung ka pwede magpapicture, mga ganun, di ba? Nakita ko, sobrang ganda mo nung kasikatan mo na, wow, talagang napawaw ako, di ba? Yung kaninang sumakay kayo sa taxi ni Mother Bang, nakilala ka ba ng driver? Yun lang, hindi ko po alam. Hindi niya alam na sakay niya si Coca. Pero kanina, naglalakad tayo sa mall, nakita ko tumitingin yung tao sa'yo. Mm-hmm. Baka napanood ka ayun, sa vlog ni Julius, ano? May panakaw na kumukuha ng picture, eh. Oo, so ibig sabihin, nakilala ka nila. Yes. So, namimiss mo na yung ganong kasikatan, di ba? Opo, of course. If ever given the chance, bigyan ka ulit ng pagkakataong mag-artista. Kahit minsan, minsanan lang, papayagan ka kaya. Siguro naman. Pwede? Pwede naman siguro. Paging Coco. Wag na yung talagang diretso na. Minsanan lang, yung tipong isang eksena lang. Mm-hmm. Para lang matikman mo ulit kung paano yung, di ba, may pink slip, yung shooting skid, kasabi ng director, and cut! Mga ganyan, mga ready to roll, di ba? Action! Di ba, ang sarap pakinggan? Yes. Tapos nabato mo yung mga linya. Uh-huh. May mga linya ba ng pelikula mo na hindi mo makalimutan up to now? Mga classic. Ay, talaga, sige nga, anong pelikula? Yung sa Snake Sisters. Ay, oo, grabe kasi kahit pang film, ayun, ano yun eh, pang film festival dati. Oo, direct sales o ad Castillo. Opo. Oh. Anong linya mo doon? Yung nagmarka? Ungga, Lami Lalonga. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko yung alam po, nakalimutan ko na kung ano. Kumbaga yun yung sarili yung salita, di ba? Yun yung salita namin. Ulit mga na, ulit? Ganun. Ungta, taungga, Lami Lalonga. Parang yung taungga, tao kaya. Di ba? Ano kaya ibig sabihin na ugta? Taungga. Baka may nanonood sa atin ngayon, kaya nila i-translate. Di ba? Invento lang ba yan? Parang ama ko, parang ganun eh. Parang tinatawag ko yata yung ama ko. Yung ama namin doon, Ahas. Ayun. Parang ama ko. Meron ka bang pelikula or role na nanalo kang best actress? Or na-nominate ka? Sayang nga yung sa ano eh, hindi ako naka-attend eh, kasi may date ako noon. Sa Snake Sister, promise. Doon ka na-nominate? May con kami. Hindi po. Ah, nanalo? Para may con kami doon eh. Pero nasa date ka? May ka-date ako. Imbis na doon ako papunta. Kumaliwa pinili mo ako. Yung date. Kumaliwa. Kumaliwa. Alam mo naman kumakaliwa. Di promise. Yung ka-date mo na yan, ba yung father ng mga anak mo? Ah, tatay? Hindi pa siya yun. Naliligaw. May naliligaw pa lang. Showbiz ba ito? No. Ah, hindi. Wala na siya sa buhay mo ngayon. Wala. Tagal na yun.
Oo, sayang ano. Paring mga day na parang singganda mo noong araw. Uy, ang ganda-ganda mo pa rin. Grabe. Hindi pa nakaayos ang lagay na yun. Hintayin natin mamaya. Kaya ako tinatanong kung namimiss mo na yung buhay showbiz, buhay sikat, at kung magkakaroon ng pagkakataon kung gagawin mo ba na mag-taping ulit. Kasi itong vlog na ito ay para dun. Para ayusan ka, make-upan ka, para magmukha ka ulit artista. Ganon. Anong pakiramdam mo? Excited ka? Opo. Siyempre, parang sabi ko, parang babata ako uli, parang babalik ako ng 80s. Ayun na. Mga taga-Davids ang ano, bahala sa'yo. Kailan ka huling umattend ng awards night o kaya isang showbiz gathering na ayos na ayos ka? 90s pa po yata. Ang tagal na. Eh, 2024 na. So, if ever, ngayon na lang ulit, ano, na maayusan ka from head to foot. Yes. Uh-huh. Pag ordinary day, syempre, ganyan ka, hindi ka nakaayos. Pero pag pupunta ka naman sa mga, ano ba, party, nag-aayos ka? Nagli-lipstick ka? Opo. Oo. Yung nga lang din akong, talagang ano, dekada na akong dinagagano. Para sa'yo, dahil artista ka, ako, I believe, kahit di ka na active, ang artista ay artista forever. Gano'ng ka-importante ang looks? Alam mo naman, sa industry natin, di ba? Lahat tayo gina-judge according to our looks, di ba? Kung payat, mataba, sexy, hindi, mukhang matanda, mukhang bata. Alam mo yon, yung madaling mag-judge sa mga tao, lalo na sa mga panahon ngayon ng social media, madali kang mapansin, madali kang i-bash, may makita lang na konting defect or kapuna-puna. Ayun na, di ba, ang bilis mag-comment yung mga tao. Pero naniniwala ka ba na bilang mga tayo, alagad ng sining, importante pa rin ang looks? Yes, talaga number one. Bakit sa tingin mo? Bakit hindi ba enough na talent na lang? Bakit kailangan maganda o maayos? Hindi kasi kailangan pa rin natin na hindi porke magaling kang umarte o ano pa man, kailangan talaga ayusin mo rin yung pang-iitsura mo or kahit yung bagasano yun nga dapat nagli-lipstick ka man lang, kahit lipstick man lang. Parang ako ngayon, wala. So, yun talaga, kailangan natin na ayusin muna yung itsura natin bago yung magaling kang umarte lang. So, ganun pa rin ka-importante, no? Yes, yung looks. Looks, yes. Bilang mga artista. Yes. Head to foot. Head to kailangan foot. Natin unahin. Pinangarap mo ba? Sa buong buhay mo, nagkaroon ka na ba ng makeover na tinatawag? Na-experience mo na bang makeover session? Hindi pa. Di never pa sa buhay ko. Uy, pero in fairness ko, alam mo yung nakita kita ngayon, natuwa ako kasi ang ganda-ganda mo, bagay na bagay sa'yo yung pixie cut ang tawag dyan eh. Konti lang ang binabagayan ng ganyang buhok. Ganun, kasi dapat, dapat una paya. Kasi syempre, pag bilugan ka, tas ganyan, parang di babagay. Kaya natuwa ako, kasi ang ganda mo na ganyan pa lang yung itsura mo. Di what more pa pag kinulayan na. Diba? Gusto mo bang kulayan yung buhok mo? Oo naman. Ayan, ako bahala na si Fernan sa'yo. Bahala ka rin sa akin. Ay, ako nang bahala sa'yo. Ako ang bahala sa lipstick mo. Gusto mo yung kulay na lipstick ko? Pula. Yes. Ay, naku, Revlon yan. Ibibigay ko sa'yo yung Revlon lipstick ko mamaya. Wow. Thank you. Para pareho tayo ng kulay ng lips. Thank you. So, syempre, after ng interview na ito, mamaya pagbalik natin, Koka, iba na itsura mo. Pati damit mo, sapatos, lahat yan magbabago. So, bago kita pakawalan at ibigay kay Fernan, anong gusto mong sabihin sa ating mga viewers ng vlog natin when it comes to yung pinagdaanan mo na noon, kasikatan, tapos nawala ang ningning, pero andito ka ngayon. Handa mong simulan mulit kung mabibigyan ng pagkakataon kahit isang taping lang para muling kuminang ang iyong bituin. Mga darling, sana po, yun lang masasabi ko, wag ninyong pabayaan ang sarili nyo parang ako tuloy. Tingnan nyo, pinabayaan ko rin kasi yung sarili ko kaya nagkaganito ako kaya sasabi ko sa inyo, wag niyong pabayaan ang sarili ninyo, ha? Yun lang po. Laging magpaganda. like Ma'am Tintin. Maganda kasi mahusay mag-alaga ang aking papo. Yun, lalo na. Diba? Thank you. Maghanap ka na rin ng papo mo. Ay, naku, ayoko. Ayaw na, sarado na. Sarado na ba? Nakalock na ang puso? Talagang lock na. So, okay ka na. Single blessedness, kumbaga. Yes. Okay ka na. Ito ang bibigay ko sa'yo. Ito yung mga librong sinulat ni Chinky Tan, ang aking matalik na kaibigan na wealth coach, wealth and life coach. May show kami dati na mag-budget tayo. Ito ang tinuturo namin sa mga viewers namin, mag-ipon.
Kaya yung may ipon diary para sa'yo, may pirma ni Chinky yan. At pinapabigay niya sa'yo. Basahin mo daw, Koka. Sir, Chinky Tan, thank you so much. Ayan. Okay, Koka, ready na ako? Ready ka na ba? Ready. Yeah. Basta tikaw. Siyempre, abangan ang magic na magagawa natin sa ating Koka Nicolas, the makeover. Ito po yung color chart namin. So, meron po ba kayong prepare na kulay para sa book nyo? Let me decide for you. Kung pwede sana ikaw na lang. Okay. Tingin mo anong mababagay sa akin. Since maputi naman kayo, mas maganda kasi yung kulay kapag medyo may color blending, lalagyan natin siya ng base color. Okay. Ito, para makover yung white hair nyo. At the same time, lalagyan natin siya ng highlights para may blending ng kulay. Kasi medyo walang drama pagka mag-isa, pagka one tone lang kayo. So, since maputi naman kayo, may enhance lalo yung skin tone nyo kapag nilagyan natin siya ng base at color height. Kung ano yung gusto mo. At sigurado ko, alam ko, gaganda ako. Oo naman. Maganda naman na eh. Taradagada lang natin. Oh, okay. Thank you so much. At ito na, Koka, ang promise ko sa'yo. Super red lipstick. Uh-huh. Papamana ko na sa'yo yan. Favorite ko yan, ang Revlon 8008 pala. Show off. Ay, panahon na para mag-show off tayo ng beauty natin. Oo naman. O, Lay, bahala ka na. Take it away. That's yours na. Ready ka na ba? Makita kung gaano ka kaganda. Yes na yes. Oh my God. 1, 2, 3. Open your eyes. Oh! My God! Walang biro. Ako nga to. Hello? Oh, thank you, David. Salon. Thank you, Fernan. Thank you. Ito po yung color collection namin, ang coffee collection namin. Uh-huh. I highly recommend to sa mga, may mga white hair, pero ayaw ng dark colors. Kasi usually kapag may puti, ginagawa na din ang dark. Pero sa akin kasi pag ganyan, ganyan lang, para at least may lakas baka bata, di ba? Yes, hindi talaga. Hindi ako to eh. Below dry ko siya ng may body para magkaroon ng volume yung hair niya. Then naglagay ako ng styling product para magkaroon ng texture naman yung hair. Para ma-manage yung texture niya. Grabe. Yes, gustong-gusto ko siya. Ito na yun. Ito yung copy collection ng Apinage. Ito yung new collection ng Apinage color na I highly recommend kapag kayong mga client ko. May mga puting buhok pero ayokong i-dark. Ayaw nila ng dark na... Kasi usually kapag nakakita tayo ng mga white hair, dinadark na rin. So ayoko nun, boring kasi yun eh. So mas, sa akin, nilalagyan ko ng ganyan. Tapos minalagyan ko ng base ng darker ng... Tapos nilalagyan ko ng
highlights para yung blending ng kulay. Yes. Mas lumalabas yung skin tone. Ng, grabe, bumata ako. Bumata kayo ng 5 years. Thank you so much. Thank you. David Calon, Pornan, thank you. Thank you so much. Stop. Ikot. Tingin. Ganda mo naman po ka. Pero alam mo, parang may kulang eh. Bagay na bagay sa itong Rafa dress. Alakas Macadonia. Pati yung shoes, no? From sneakers and such. Pero may kulang. Alam ko ano? Para lalo ka magdingning. Uh-huh. Ito. Buksan mo. Pearls from the Artisan Pearls by Prince. Uh-huh. Meron pa. Thank you. Isuot mo yan ngayon. Uh-huh. That's yours. Sa'yo yan. Thank you. Sobra-sobra na po. Salamat. Isuot mo muna. Thank I believe you. Gaya ko kanina na paganyan-ganyan ako. Ito po yung unang-unang picture ko. Sana po, nagaya ko pa rin. Maraming salamat po sa kanila. Love you! Wow naman! Palakpakan, everybody! Ang gundo-gundo naman! Promise, ha, kayo na nanonood, pag nandito kayo up close, ang makikita niyo, mata ni Gloria Romero. Yung mata mo, grabe! Talaga? Thank you so much. Nakatrabaho mo na ba siya? No, hindi pa. Yung ano anak niya before, sa TV show si Marites. Oh, so, na hindi na rin kasi nag-artista ngayon si Marites. Nakilala ko rin si Marites. Uh-huh. Hi, Marites. Hi, Ma'am Gloria. Hello. Pero ngayon hindi kasi nag-retire na rin, di ba, si Ma'am Gloria. Uh-huh. Pero ko pwedeng-pwede. So, anong pakiramdam ngayon sa iyong after na itsura? Actually, parang bumalik yung aking pagkabata noong 80s. At higit sa lahat, parang gusto ko nang bumalik uli mag-artista. Tumon, dami natutuwa, oh! Sabi ko sa'yo, mag-iiba eh, yung pananaw mo eh. Bakit? Anong meron ngayon sa'yo na parang gusto mong at least matikman muli yung pag-artista kahit minsan lang? O mas maganda yung palagian na? Kasi parang iba talaga yung pag hindi mo pinababayaan yung sarili mo. Yung parang lagi kang nag-aayos. Yung parang ang feeling mo lagi kang bata. Pag yung hindi mo talaga pinababayaan sarili mo, kaya
itong ginawa mo sa akin pag makeover, really, I thank you so much, Miss Tintin. Para talagang gusto ko na bumalik ng showbiz uli. Kahit hindi lang minsan, pwede araw-araw na. You're most welcome. Naku, nakikinig si Lord. Ibigay niyo naman po sa amin. Oh, Lord, please. Oh, para tuloy-tuloy na ito. Kasama na rin si Sir Julius Babaw. Oo, kami ni Julius ang matutuwa talaga. Yan, sina Vlad, yung mga taga David Salon. Kasi part kami ng journey mo. Na manumbalik ulit yung confidence mo. What's there ever a time na parang nawala na yun sa'yo? Yung confidence mo na artista ako eh. Nawala na yun. Yung talaga before nawala na yun. Pero ito talaga, isi-shortcut ko na talagang grabe ginawa mo sa akin ngayon, Miss Tintin. Talagang... Masaya ka. Yes, super. Then, lalo na yun sa lipstick mo, lagi ako, lalo naging kissable lips kahit wala akong ngipin. Malaki yung may tutulong, di ba, ng dentures para ikaw ay maka-acting muli. Yes. Pero let's say magkaroon ng casting, anong klaseng role ang gusto mong gampanan? Yan ang mahirap pa. Pag-iisipan ko pa yan. Ito na, Donya. Donya role. Yan, pwede pong gano'n. Donya na nanay. Diba? O Donya na lola. Pwede. Pero itong makeover mo, iba ha. Talagang thank you, Fernan. Thank you, Lay. Of David Salon. Diba? Mula thank sa... Thank you so much dito. Po. Oh, ito na gustan mo rin to. Yes. Isa-isay natin. Bagay daw po sa akin. Isa-isay natin. Mula sa ulo. Sige. Anong tingin mo yung ginawa sa yung buhok? Yung kulay, yung style? What do you think? Parang Miss Gloria Romero po. Tama. Mm-hmm. And yung makeup? Parang ako ikaw. Miss Tintin po. Miss Tisa Chinita. Gloria Romero pa rin. Ang mga mata. Ang nangungusap na mga mata. I think yan yung gift ng mga actress eh. Diba sabi na, the eyes are the windows to the soul. Yeah. And every gifted actress just like you, may mga matang ganun. So syempre, lipstick, Revlon. Revlon. At ang damit, Rafa. Rafa Manila Boutique. Ayan. Manila. Ito, how do you like your pearls? Naku, ito talagang dream ko rin. Isa pa to. The pearl. Ayan. Yan yung top-notch na freshwater pearls. Siya yung high-grade na freshwater pearls. Gift sa'yo ni Artisan Pearls by Prince. Thank you so much. Thank you. I love it. Diba? At ito, yung napaka-cute na sandals. So, diba? Kitang-kita ang ano mo, yung mga pula na mga toes nagawa dito sa David Salon. Attaché naman, ang brand na yan. From Sneakers and Such. So, lahat ng yan na nagregalo sa'yo dahil excited silang bigyan ka ay yung mga merchants ko sa Styled Pop-Up Store ko sa East Wing ng Shangri-La Mall. At ito ipapakita ko sa kanila and I'm sure matutuwa sila. At si Vlad ang namili niya. Dahil nga summer ngayon, di ba mainit sa labas. So, cute to. Pambagets to, lalo kang babagets ito. Siyempre, hindi bagay sa suot mo ngayon, pero para naka-casual ka, ayan, may pa-bucket hat sila. Di ba? Para cute-cutan lang. Oo, pero huwag mo suot ngayon kasi masisira yung book na gawa nila. Ayan, bucket hat. Hindi nga ako mag-iimis, Gloria. Di ba? So, mamaya na to. Thank you so much, Toads and Beyond. Ayan, so, meron siyang katernong wallet na mamaya ay lalagyan natin para pampaswerte. Pampaswerte! Thank you, Toads and Beyond. Thank you. Yung katuwaan mo humahawa sa akin. Yes, kasi kitang-kita ko sa iyong mga mata yung kasiyahan. Dahil dyan, masaya ako. Maraming salamat din po. Mas lalo po masaya. But wait, there's more. Siyempre, pag artista, nakabihis, nakaayos ng ganyan, ng David Salon, dapat lumabas talaga sa TV. Kasi lumabas ka kay Julius sa vlog na yun, sa YouTube, di ba? Kailan ka huling nag-guest sa TV show? Sa isang talk show? Wala. Matagal na? Opo, may mga 10 years na or more? Yes, meron. Alright, so ang guesting mo ulit, ngayon na naka... Ayos na ayos ka, isa show namin ni Julius. Kaya, punta na tayo? Yes! Sa studio? Ayan na, tara na! Maraming salamat sa David Salon dito sa SM Light sa may Madison Street. Ayan, punta kayo dito ha, para maging kasing ganda rin kayo. Ni Madam Coca. Oh, Madam Donya Coca Nicolas. Thank you so much to our David Salon family for this wonderful makeover. Share this vlog. O, tara na, alsa tayo! Yeah.
Welcome to our studio. At ito ang aming malaking mic. Yes. Ayan. Okay, Papu? Okay. Ano kayo? Okay. Yeah. Okay. Oh, yes. Vero. So, ito yung Radyo Cinco studio. Ito ang aming booth. Ayan ang staff namin. Kawaii. Hi. Ayan. Tapos ito na. 1PH. Papakita ni John. 1PH. So, okay. Hindi ka makapasok din. Ayan. Ayan. Okay. Yeah. Thank you. This is our studio, Coca. Wow! Tatalo ko sa likod doon. Ganda! Welcome! Opo ka na. Ganda na yung studio, ma'am. Yun. Okay? Hello po. Sa kanan po, Pesto. Part ng buhay ng isang actress or celebrity ay mag-guest sa mga TV shows. Yes! Oh, di ba? Kaya nandito na siya! Nandito na ho siya! Oh. First time ulit mag-guest, ha? For almost 3 decades 20, na. 20, mga 20 oh, years diba? Na siyang hindi lumalabas sa television. Oh, mga 20 years. First time niya yun sa YouTube channel ko. Oh. With a new look. With a new look. New hair. A new hair. With makeup. Uh-huh. Miss Coca Nicolas. Uh-huh. Hello. Ano pa ba? Hi, Coca. Hello po. How does it feel? Good afternoon. Good afternoon. Kasi pago mo na po si Coca, maraming salamat. Ay, maraming salamat din po. I'm deeply touched and thankful. Mm. Maraming salamat sa panahon na inilaan mo para sa akin, para sa amin ni Papu sa araw na ito. Masaya ko dahil higit ka naming nakilala. Ang dami yung pinagdaanan bilang isang aktres. Kaya kung may isang bagay na nais mong siyang maalala tungkol sa'yo o nais mong makilala tungkol sa'yo, ano ito? Para sa akin po, hindi ko lang masabi na kung paano, hindi ko ma-express. Pero kung ano man po yun, ang gusto ko lang sana masabi na lang sa mga tao na sana wag na lang nila akong gayahin before kung ano yung naging buhay ko. At sa ngayon po talaga napakasaya ko dahil napaunlakan po ako ni Miss Tintin Babaw. Maraming salamat po and Sir Idol Julius again. Nagkita po tayo uli. At magkikita pa tayo dahil may iba ka pang mga pangarap na sana maging bahagi pa rin kami ni Julius sa journey mo na matupad ang mga pangarap yun. Yung mga tindahan, sari-sari store, Papu, at syempre yung magpapaganda ng iyong ngiti. Ayun maraming na. Salamat po. Talagang parang hindi ko alam kung malulungkot ako uli. Pero ayoko na nung humiyak ako kay Sir Julius, kay Idol. Gusto ko naman ngumiti. Kaya maraming salamat po. Talagang napakalaki po ng pinagbago. Na bago ngayon sa aking araw na ito, Ma'am Tintin. Thank you, Coca. How one day can change a person's life. Mm-hmm. Maraming salamat po, Miss Tintin Babaw. Talaga po, napasaya po ninyo ako. Thank you so much. Hanggang sa muli po, sana huwag kayo magsawa sa akin. Salamat po. Maraming salamat din sa iyo, Coca, para sa panahong inilaan mo para sa akin sa araw na ito. Naway maging bahagi pa rin kami ng pagtupad ng iyong iba pang mga pangarap sa buhay. Andito lang kami para sa iyo. Salamat. 3, 2, 1, action! Tintin would like to thank the following: Pure Gold, always panalo. David Salon, wherever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. Hi Tinmates, it's me, Mamu Tintin, inviting you to also subscribe to my channel, Christine Babaw's channel. Marami akong videos na mag-e-enjoy din kayong panoorin, kaya sulit sa oras. Hit that notifs bell too. Like, comment, and share. Thank you, Tinmates!